guys! Welcome back to my channel. It's me, Mydrel. In today's video, magkakaroon ulit tayo ng versus ng mga product na medyo magkakatulad. Ang pagtatapatin natin is dalawang local brand, which is yung Happy Skin at saka yung BLK Cosmetics. Naglabas sila ng product na bago. So, ito yung gloss gel tint nila. And naisip ko, bago ko siya binili, meron ako nung sa Happy Skin na Kiss and Bloom na glossy tint. Ito naman siya. So, parang feeling ko magkahawig sila. Kaya, if ever na gusto nyong malaman kung ano yung mas maganda or kung magkatulad ba talaga sila ng formula, just keep on watching. And sa aking left side, ang gagamitin ko is itong bago ng BLK, yung kanilang gloss gel tint. And then, dito naman sa kabilang side is itong Kiss and Bloom glossy tint ng Happy Skin. Ako naglagay ng kahit anong kulay sa face ko, naglagay lang ako ng foundation tsaka primer. Tapos, hindi muna ako nag-set para matry natin talaga to. Sabi dito, multi-use siya. Pwede siya sa eyelids, sa cheeks, at saka sa lips. Kaya, ganun yung gagawin natin sa kanya. Ang shade na nakuha ko is itong Palm Springs. Ito daw yung kanilang berry red. Ayan yung kulay niya, guys. Glossy siya. And then, ang ganda ng kulay niya, no? Yung smell niya, amoy siya coconut. Okay. Yung consistency niya, guys, sa laga is jelly type. Pag in-spread out mo siya, nagiging manipis na siya. Akala nyo ganun siya ka-pigmented, pero hindi. Once na binblend out siya, na-absorb siya ng skin. Ayan na siya. Parang wala lang, no? Parang hindi siya masyadong kita. Personal, meron naman siyang kulay. Parang hirap lang niya ilagay sa eyelids kasi nakakapanibago na ganito yung formula na ilalagay mo sa eyelids mo. Usually kasi, di ba, mga mousse type, mga cream type, ganyan. O kaya powder, pero ito kakaiba. Kahit nilalagay ko siya sa aking eyelids, naamoy ko talaga yung coconut smell. Nung una, natakot ako. Akala ko kasi magiging ganitong kulay. Di ba pag mga ganyan kulay, usually ilalagay mo, parang may allergy ka naman sa eyes mo. Pero hindi naman. Okay naman siya. Na-absorb naman siya ng eyelids ko. Dito ulit. Yan, lagay ko na lang siya dyan. Then, lagay natin siya dyan. Okay, ganun rin siya kung paano mo siya nilagay sa eyelids mo. Mukha lang siyang pigmented. Pero pag binblend out mo na, medyo nawawala siya. So, ayan siya. O, kitang-kitang-kita nyo naman ah. Pansin ko, kapag biniblend out siya, hindi na siya ganun ka-glossy. Ilalagay na natin siya sa ating lips. Dito lang kalahati. Good luck. So, ayan, isang dip. Ayan na siya, guys. And, ang napansin ko sa kanya, kailangan mo mag-take ng time para spread out siya sa iyong lips para magpantay siya. Kasi, medyo nagiging patchy siya tingnan, di ba? Ayusin niyo lang maigi. Tapos, kayo na ang bahala. Kung gusto niyo medyo light or blotted, i-blend out niyo na lang siya dyan. Or, if ever na gusto niyo full application, edi ilagay niyo na lang lahat. Isang dip nito, kasyang-kasya na siya sa buong lips mo. Though, medyo nakikita pa rin yung dark lips ko. Pero, ang ginagawa ko, nagdadalawang dip na lang ako. Hindi siya yung i-expect mo na super-super glossy, di ba? Punta na tayo dito sa Kiss and Bloom na glossy gel tint ng Happy Skin. And nakita ko sa claim sila, wala silang nilagay na pwede siya sa eyelids. Pero itatry pa rin natin siya. Parang pang lips lang talaga siya. Shade na nakuha ko is Crimson. And ito siya. Mas dark lang siya ng kaunti dito sa BLK. Pag nilagay mo siya sa eyelids, parang magkasing kulay lang siya no sa BLK. Ito, gel type siya, pero hindi siya ganun kadulas pag biniblend out mo. Ayan na itsura niya, guys. Sana hindi siya mag-crease, pero tingnan nyo, parang medyo magkawig sila. Parang more on pink lang tingnan tong kabilang side.
mas nadalian ako i-blend to kasi hindi siya ganun ka-gel and hindi siya ganun kadulas na siya sa ating cheeks. Alam ko pwede naman din to sa cheeks eh. Kasi kilala din ang Happy Skin sa mga products nila na mga multi-use. Mas dewy tong side na to kaysa dito sa kabilang side. Pero okay lang kasi mukha naman siyang healthy tingnan. Hindi siya mukhang oily-oily ganyan. Napansin ko mas pantay ilagay itong Happy Skin. And hindi siya manipis, para siyang may coverage. And napansin nyo, mas makapal yung coverage nito. Mas natakpan niya yung dark lining ng lips ko. Yung gloss, nakikita mo talaga oh. Ito para kasing nag-set na siya. Medyo patchy talaga siya kasi may mga part na walang kulay, ganyan. Pero ito pantay na pantay. Tingnan natin kung transfer proof siya, guys. So, ayan siya. And totally wala talaga siyang transfer. As in silang dalawa. Yung nakikita ko na lang na nag-transfer is yung gloss na lang niya. Ang galing! Aantayin mo lang siyang mag-set para, di ba, hindi siya kumalat. And maganda to, since yung panahon ngayon is lagi tayo naka-mask. Nakalagay naman din sa claims nila na mask-proof sila. And totoo yun, guys. Kasalanan ako sa inyo kasi ito pala ay for cheeks and lips lang. Lalo na tong BLK Cosmetics. Akala ko may nakalagay doon na for eyelids din siya. So yan, nagkamali ako. Nag-application part pa tayo na naglagay ako sa aking eyelids. Yung pala, hindi naman pala siya pwede doon. Ito lang sa Happy Skin yung walang creams na pwede siya sa cheeks. Pero ginamit pa rin natin kasi mga ingredients naman ng Happy Skin, alam naman natin na maganda talaga and hindi siya nakaka-harm sa face. In fact, meron pa nga sila mga skincare benefits. Verdict time na tayo, guys! So, unahin natin yung kanilang packaging and as you can see, mas matangkad itong sa BLK. Sinundan talaga nila yung mga tints nila kasi ganito din yung itsura nun, tsaka matangkad siya. Para silang pink, guys. Ito kasi parang sa camera, parang peachy pink or parang cream na yung itsura. Sa BLK, kitang-kita mo yung shade niya sa loob. And makikita mo rin dyan kung paubos mo na yung product. Summery talaga yung feels niya kasi parang meron dyan naka-print na babae na naka-swimsuit. So, ito naman talaga yung aim nung bagong products ng BLK. Malapit na rin naman yung summer, kaya tamang-tama itong mga bago nilabas na products ng BLK. Super simple lang yung itsura nung kanyang packaging. Nakalagay dyan, BLK Cosmetics. Tapos dito sa baba, makikita nyo yung kanyang shade, which is Palm Spring. Hindi siya ganun makikita, pero ayan siya, nasa baba lang naman siya. And nakalagay din dyan yung net weight niya. Pagdating nito sa akin, wala siyang box. Nakasil lang siya ng plastic. And nandito nakalagay lahat ng mga ingredients. Tapos, manufacturing date, which is February 2021. Yung kanyang price, paraben-free, plant-derived, tapos cruelty-free siya. If ever na mawala nyo na tong plastic seal na to, syempre, itatapon nyo naman talaga siya kasi hindi naman siya kakailanganin. Magiging kalat lang sa bahay nyo yan. Hindi nyo na makikita dito yung ingredients niya. Kahit dun sa kanilang Lazada or sa Shopee account, wala. Yun lang yung nakikita ko na magiging problema. And also, hindi na rin nakalagay dito yung manufacturing date. Yun na siya mababantayan kung kailan siya mag-e-expire, diba? Gets ko rin naman kung bakit hindi nila nilagay dito yung ingredients. Kasi syempre, para maging aesthetically pleasing siya or maging simple siya tignan sa mata. But ang problema, sana man lang nilagay nila yung manufacturing date nila. Kahit dito sa may babang part, diba? Is itong sa Happy Skin Kiss and Bloom na Glossy Tint. So, natapon ko na rin yung plastic nito. Nakalagay din dun yung mga ingredients nila. And dito naman, wala din nakalagay na manufacturing date or expiration date. Usually kasi pag may mga makeup code na ganyan, like katulad sa MAC, meron silang mga website which is yung makeup calculator. Tapos nakikita mo kung kailan yung manufacturing date niya and kung kailan siya mag-e-expire. So, I think kaya may mga ganditong code dito sa baba is
compatible din siya dun sa website na ganun. Sobrang simple lang din. Aesthetically pleasing. Gustong-gusto ko yung kulay niya. Tapos guys, dun sa BLK, hindi siya plastic. More on parang acrylic yung kanyang lagayan. So, matibay siya. I think pag nalaglag din to, hindi rin naman siya agad-agad mababasag. Yung doe foot applicator niya is yung makapal. Alam niyo yun, yung malapad. Tapos bendable siya. Let's say, kad-apply ko na ganyan, naubos na siya. Pag binaliktad mo siyang ganyan, meron pa siya, ang dami pa niyang product. So, talagang sa inyo, sakto na talaga to. Lalo kapag wala ka naman dark lining ng lips, so hindi mo na kailangan na mag-second coating. And then next, dito naman tayo sa Happy Skin. Yung itsura naman ng kanyang doe foot applicator is yung medyo patusok na nakaslant. Madali siyang gamitin kasi nalaline mo ng maayos yung lips mo, lalo kapag dark yung shade. So, yun yung nagustuhan ko naman sa kanya. And ito guys, one dip lang din, kuha mo na yung buong lips mo. Parang nakikita ko dito guys, depende sa preference niya yung packaging niya. Ito kasi more on parang yung vibe niya, parang on the go siya, pang beach siya, summery type. Summery feels, ito naman medyo parang elegant na formal, ganyan. Ganun yung nakikita sa kanya. So, sa akin, pareho ko silang gusto yung kanilang packaging. Yun nga lang, dun lang tayo nagkakatalo sa expiration date, manufacturing date, ingredients kasi wala nakalagay dito. Doe foot applicator naman guys, mas feeling ko sa Happy Skin kasi mas bet ko talaga yung patulis kasi mas nalalining niya yung lips ko, yung mga inner corners na aabot niya. So, yun nga sabi ko sa inyo, depende sa preference niya yan. Hindi naman ako sensitive sa amoy ng mga products pero sinasabi ko sa inyo, itong sa BLK, sobrang lakas ng amoy ng coconut niya. Lalo na kapag ina-apply mo siya. Pero mga ilang seconds naman, nawawala naman siya. Yung sa Happy Skin, amoy candy naman siya and yung pagka-candy niya, ang bango, ang sarap amuyin, and yon. Mas preferred ko yung mga candy smell. So, dito ako sa Happy Skin. Ito pa pala guys, yung sa BLK Cosmetics, na, di ba, amoy coconut siya. So, kapag nahaluan siya ng laway, medyo hindi na magiging ganun kaganda yung amoy niya. So, you know what I mean, di ba, kapag kada dip mo, ganyan, may sasamang laway dun. When it comes naman sa formula and sa consistency, ito yung sa BLK. Yan. Mas manipis siya. And ito naman yung sa Happy Skin. Ito, ayan siya. Mas makapal talaga yung coverage nito sa Happy Skin. Aim kasi ni BLK is more on the natural look. Kaya siguro hindi rin masyado makapal yung coverage niya. Unlike dito sa Happy Skin. Ito kasi parang medyo naaalala ko sa kanya yung formula nung sa Vice Cosmetics na gel tint. Pero yun, sobrang nipis talaga nun. As in, kapag nilagay mo siya sa lips mo, makikita pa rin talaga yung dark lining ng lips mo. Sa akin, tie sila doon sa formula and sa consistency kasi pares silang maganda. And if ever may days nagigising ako na gusto ko natural looking lang yung lips ko, yung parang hindi halata na nag-gel tint ako, so dito ko pupunta sa BLK. Pero kung gusto ko yung medyo parang kitang-kita na nag-gel tint ako, syempre dito naman ako sa Happy Skin. Sobrang lightweight niya guys. Kahit patungan mo siya ng patungan na madami. Ito lang sa BLK, yung first application ko sa kanya natatandaan ko, may stinging feeling. Pero after noon, nung lagi ko na siya nilalagay, wala na. Hindi mo na siya mafe-feel na ganun. Okay guys, so mag-hulas test tayo today. At ang nilagay ko sa cheeks ko is yung glossy gel tint. Kasi sabi nila, it's a multi-use product din. And na-try ko na rin naman yung creamy all-over paint habang nazuzumba class ako. Kaya yun na lang itatry ko ngayon. So, as you can see, ganyan yung itsura niya. Then, nilagyan ko siya ng golden hour glow dito. Ito naman sa lips ko, yun. Ginamit ko din yung glossy gel tint nila. So, let's see kung magtatagal siya both sa cheeks and sa lips. Hi guys! So, update! Tapos na ako mag-zumba and ganito nature ng face ko. Sobrang pawis na pawis. And as you can see, nag-tint na lang yung glossy gel tint dyan. Tapos parang medyo nakikling na siya dun sa mga dry patches ko. Usually dito sa may inner lips. Ayan o. Kitang-kita nyo naman. Tapos sa cheeks guys, faded na siya. Pero pag nag-picture ako, makikita nyo meron pa siyang
kaunting shade ng pagka-red. Okay guys, hulas test naman for happy skin. Yung kanilang glossy tint. Yan. So, yan siya sa aking cheeks at sa aking lips. Ito, medyo visible talaga yung tint niya. Andito pa rin, no, yung blush. Kita nyo ba? Tapos, ito sa lips. Pero buo pa siya actually, oh, sa lower lips. Meron pa rin siyang tint. Ayan. Tapos, kaunti na lang dito. Pero sa cheeks, oh, meron pa din, oh. Nakikita nyo ba? Okay. So, to-try natin ngayon ito. Ito yung itsura ng lips ko at kakain ako. Kakain ko tinola at saka rice. Ito na po siya after eating. May naiwan naman siyang tint, guys. And hindi ganyan ang kulay ng lips ko, diba? Medyo dark siya. So, ayan. Kumapit naman siya kahit papano. Okay. Ito naman yung ating food test. Ang ginamit ko naman dito ay itong Happy Skin. So, ayan siya. Pero makikita nyo na talagang sa lahat ng areas ng lips ko, meron siyang tint. Kumain ako ng rice, sinigang, tsaka uminom ako iced tea. Okay guys, so it's already 6:43 PM. Wait, saan nakita? Ayan, 6:43 PM. And ganyan pa ito in-apply, mga around 9 o'clock. And ito side na ito is Happy Skin, ito ay BLK. And tingnan nyo guys, hindi nag-crease yung eyeshadow. Kahit hindi naman talaga siya para sa eyelids, yun sa cheeks, ayan. Okay siya kapag mga galates, nag-stay yung blush. Ayan. Hindi ko alam saan nakita nyo, pero basta kitang-kita naman siya sa personal. Mas lamang yung longevity itong sa Happy Skin, lalo kapag sa hulas test. Kasi kita ko pa rin siya dito sa cheeks. Yung sa BLK kasi medyo hindi man siya mahalata, lalo sa camera. As in, sobrang minimal na lang talaga nung kulay niya. Unlike dito sa Happy Skin. And then sa lips, mas maganda yung pagkaka-fade nito pag nabasa siya ng pawis, pag nabasa siya ng tubig. Para sila nag-stain sa lips. Pero mas kitang-kita mo at pantay na pantay yung pagkaka-fade nung sa Happy Skin. Doon naman tayo sa kanilang shade range. So yung shades ng sa gloss gel tint ng BLK, meron siyang apat na shades. Gusto ko yung mga shades nito kasi kakalayo siya ng mga undertone. And lahat ito ay pwede sa mga moren na and sa mga fair skin na girls. Dito naman tayo sa Happy Skin. Meron na siyang 6 shades. Ang napapansin ko guys, medyo magkakahawig yung sunny, bud, tsaka calm. Medyo talo yung may mga dark pigmentation sa lips like me. Hindi mo na madidistinguish yung pagkakaiba ng kulay nito. Parang magiging magkakamukha lang yung itsura niya sa lips. Ang net weight nito is 4 ml lang. At itong sa Happy Skin ay 6 ml. Kasi ito, di ba, parang sa una parang wow, ang laki, ang taba rin kasi niya. Feeling mo mas malami itong laman. Tapos ito parang ang liit-liit lang, ganyan. Pero mas madami itong laman, guys. Stress na naman ako guys kasi hindi ko alam kung anong pipiliin ko dito sa dalawang to kasi pares naman silang maganda. If ever na may budget kayo, bilhin niyo siya pareho, itry niyo sila pareho. Pero kung ikaw na nanonood at gusto mo, isa lang talaga yung bibilin mo, isa lang yung pinag-ipunan mo, I'll go for Happy Skin. And yung coverage ito is sobrang ganda talaga. As in, if ever pares tayo na nararanasan na may dark pigmentation sa lips, and long lasting siya dito sa cheeks or sa lips, diba? Guys, sana may natutunan kayo at natulungan ko kayo mag-decide. Pero all in all, pares talaga silang palaban. Please, thank you so much for watching. Please subscribe and please click the notification bell para if ever may bago kong videos, updated kayo. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous, annyeong! Peace, yo!